Yo! What's up, broski? Kumusta? Narinig mo na ba ang mga bagong news sa crypto? Di pa? Lika, usap tayo. Pero bagong lahat, pakihit ng like, subscribe, at saka yung notification bell para sa mga videong katulad nito. Yan, thank you. Eto, kalalabas lang, mainit pa. Sabi sa Watcher Guru, Bored Ape Yacht Club daw, guys. Grabe, no? Imagine kung nauna tayo dito, no? Mga back in the day, siguro mga sabihin natin na 2017, I think 18. Yan, ganyan. Napakababa pa ng presyo. Pero ngayon, guys, nag-surpass na. Nalampasan na niya yung all-time sale, no? Na $2.3 billion. Grabe, gaano kadaming Jollibee makukuha natin dyan. Sobrang dami, no? But anyway, yan yung kagandahan ng to be early in a project katulad nito. So imagine, kung nakakuha tayo back in a day noon ng katulad ng kahit isa lang NFT, napakalaking halaga na and mababago buhay natin. So, speaking of new NFT ito, guys, meron ako sa inyong papakita. And this is really promising, no? Napakalaki ng potential nito. This is called DigiPals. Isa siyang game under sa Crypto.com Kronos. At ito, marami itong laro. Interoperable yung kanyang NFT. So, meaning, pwede niyo siyang magamit sa iba pang game nila. At, hindi lang yun. And later on, pwede niyo rin siyang magamit sa ibang chain. Yan, so, baba tayo ng konti. Medyo, pakita ko lang sa inyo, guys. Ito yung laro na live na ngayon. Ito yung New World at saka yung DGP Legend. So, dito kayo mag-earn sa DGP Legend ng tinatawag na token na OPL. At yung OPL na yon sa ngayon nagwo-worth ng 0.038 cents. So mga 3 cents at saka 8. So kailangan nyo lang is magkaroon ng 5 na set ng NFT, which is ito, papakita ko sa inyo. Yan, pwede kayong bumili sa Ibisus Bay and sa Kronos dito, crypto.com. So lahat ng transaction, mas mababa siya sa regular transaction katulad ng Ethereum, no? So maganda rin siya. At saka mababa pa rin ang presyo ng Kronos ngayon. I believe it's in 11 cents. So napaka-early pa nito, guys. Big opportunity. So kung feeling nyo na miss out nyo yung opportunity kay Bored Ape Yacht Club, this is a big one. Not financial advice. Always do your own due diligence and don't invest yung mga pera nyo na money that you can't lose, di ba? Kasi crypto is high volatile. Pero again, high risk, high reward. Pero this is a legit project kasi if you guys will research it, dito, punta kayo sa Twitter nila, punta kayo sa website nila, yung pinakita ko sa inyo. And pakikita nyo yung kanilang team member, napaka-legit, no? Yan. And ito, play lang tayo, guys, ng napaka-bilis na trailer. Hindi ko na lalagay ng audio kasi baka makapiray tayo. I don't want that. So, yan, guys. Full screen lang natin. Yan. So, ito yung new world na pinakita ko, guys, sa inyo kanina. So, ganyan yung itsura niya. Tapos, yan yung kanyang mga NFT. And then, basically, dyan sa New World, yung kanina, doon kayo mag-hatch ng mga egg nyo. And then, pwede rin kayo makakuha ng mga OPL as you hatch your egg. At saka, pag nag-evolve sila. And ito pa yung mga iba pang laro. Katulad yung kanina, Legend. And then, ito pa. Tapos, Plaza. Yan, meron din sila. So, marami, guys. Again, this is brand new and first interoperable at saka pinaka first siya na laro sa crypto.com Kronos. So this is really a huge
and one in a lifetime opportunity, lalo na ngayon na we are in bear market. So I suggest to check it out and decide on your own kung ito ba ay para sa inyo, di ba? So yan guys. And then this is will be the, yeah, ganyan ang itsura guys pagka magkakamero na ng clan raid. Yan. So again, feel free to check it out. So yan yon, DG Pals, and join kayo guys sa Discord. And pag na-doon kayo guys, might as well na check it out. Kung gusto niyo guys, you can join my clan. D as in D Dark Side. Okay? So yan, thank you so much. So I will see you guys there kung you will be able to join, okay? So sa ibang balita natin mga broski, lipat naman tayo sa balita, focus tayo sa balita. Ito, 10 years ago, again, Bitcoin was in $15.40 10 years ago. So imagine from then, kung kahit nakabili ka lang, kahit isa, dalawa, lima, no? And right now, it's in $19,000. So, pagbasahin natin yung worth ng crypto as times goes by or as your investment in crypto matured, di ba? It's only 10 years. It's only 10 years na yung iyong $15.40 ay naging $19,000. So, again, Bitcoin, crypto is the future. And we are so early. Napakabata pa nito. Nasa sanggol tayong stage ngayon. Sabi nga. So, next tayo guys. Ito naman, no? Adaptation din. So, kasi nga, Bitcoin is the future. So, ibig sabihin ito, digital gold, ibig sabihin, it will be crypto. Na ito yung magiging makina nila para sa civilization sa future. So again, crypto is the future. So sa iba pang balita, ito naman sa Amerika, napaka early pa tayo kasi almost 70% sa Amerika hindi pa nag-i-invest sa crypto according sa data ng Bank of America. So, imagine natin na kung mabaliktad, 70% mag-invest, 30% na lang hindi nag-invest, ano ang money flow? Or kahit sa, sabihin natin yung mga ibang bansa mag-invest, ganun din, ganyan yung percento ng mga investor at nag-expose na sila sa crypto, ano ang money flow, gaano ka laki pa ang madadagdag sa crypto. So again, we are in early stage. And next news, Cardano, napakaganda balita guys. So sa mga Cardano fan dyan, naghihintay ng mainnet ng Vasil upgrade. Ayan, sinasabi dito na ngayong araw na to ay successful na ang hard fork ng Cardano testnet. At ito ay napaka-importanting step para pa sa mga susunod na upgrade at para ang Vasil ay mapapunta sa mainnet, no? So again, we are moving forward kahit bear market. So Cardano fan dyan, guys. Let's go! Next! Ito sa United States again, yung pinakamalaking electric power company, Duke Energy, ay sinasabing nag-aaral para magamit ang Bitcoin or crypto or blockchain para sa system nila, para sa system ng electric power. So, this is only mean na and proof na crypto is the future for everything. Susunod,
Central Africa Republic, nag-anunsyo na na maglalabas sila ng sarili nilang cryptocurrency na ito ay Sango Chain. Yan, parang batang bata pa. Sango. Yeah. De, pero again, this is good for us. This is good for crypto kasi we are just proving na lahat in the future, katulad ng internet noon, in 90s, in 80s, is we are moving to crypto. We are moving to blockchain. We are moving to crypto adaptation. So, napakaganda nito, guys, para sa ating lahat. At susunod naman, Coinbase Analytic Program ay magbibigay ng program para sa immigration para gamitin yung mga data ng mga gumagamit ng siguro crypto sa Coinbase. At kasama dito yung mga historical geo-tracking data at saka yung mga transaction doon. So yung mga data doon, yung mga transaction, mapapasama yun, no? And ito ay according sa contract na galing kay Watchdog Group Tech Inquiry. So, guys, if gumagamit kayo ng Coinbase, so beware, no? Mag-ingat tayo kung maaari yung mga data natin or yung ating mga information. Kung ayaw nyo masilip kayo ng gobyerno, you know, ingat lang. Yan, kasi magbibigay sila ng data sa gobyerno. So, be careful. Next! At ang ating last news today. Pinakamababang gas ng Ethereum fee mula noong 2020 ay nag-a-average na lang ngayon ng 0.0015 ETH or Ethereum na ang halaga ay $1.57. So, yung nakaraan taon, naabutan ko yan. One transaction lang. Pwede kayong makapagbayad ng 100 between $50 to $100. So, this is a good chance. This is a good opportunity para mag-accumulate kung gusto nyo mag-accumulate ng katulad nito. Or mga token or mga project within the Ethereum kasi mas mababa nga yun ang fee or ang gas fee kasi hindi masyadong busy ang network, hindi masyadong busy ang blockchain, ang Ethereum kasi we are in bear market. So right now, we are in accumulation phase, no? But again, this is not financial advice. I'm just Trojan. I'm just a YouTube news guy. So always do your own due diligence and invest wisely. Okay, mga broski, kung nagustuhan nyo ang video ito at nakatulong sa inyo at nabigyan kayo ng edukasyon, please don't forget to hit that like button, subscribe at notification bell para sa mga video katulad nito. Alright guys, till next time, see you and thank you and invest safe and keep safe.